nandito ako sa zoo. Kung ang ating mga ka-aha about to beat the summer heat, nagpupunta sa mga beach, sa falls, o kaya umiinom ng mga buko juice like this. Naku, naisip nyo ba kung ano naman ang ginagawa ng mga hayop para labanan ng summer heat? Naku, malalaman natin yan. Dali. Nagbi-beach, nagpapaypay, at umiinom din ba ang mga kaaha nating hayop ng refreshing juice? Syempre hindi. Iba-iba raw ang paraan ng mga hayop para magpalamig depende sa body composition nila. Alam niyo ba mga kaaha, tayo mga tao, isa sa natural way sa pag-aalis ng heat temperature sa ating katawan ay ang pagpapawis o ang sweating. Kapag tumataas ang temperature ng katawan, nagbibigay ng signal ang central nervous system sa ating sweat glands para maglabas ng pawis. Ang pawis ay composed of water, sodium, at iba pang substances na nakapagpapa-cool down ng body. Ganyan din ang nangyayari sa ibang mga hayop kapag nainitan. Yun ay kung meron silang sweat glands. Ang ibang hayop naman na walang sweat gland at hindi pinagpapawisan ay naglulublog na lang sila sa putikan. Mudbaking ang tawag dyan. Kita nyo naman ang mga otter na to, feel na feel ang pagsuswimming sa putik. Ganon din ang ginagawa ng mga deer o usa. Pati na rin ang mga baboy. Pero don't judge them mga kaaha kung mukha silang madudumi. May scientific explanation daw kaya putik ang favorite lublugo nila. First of all, it's in the wild, it's harder to find fresh water. No? Pero mas may malaking advantage kung magwawalaw sila or maglulublog sa mud. Kasi yung mud, mas matagal yung mag-evaporate. So the longer it takes, mas matagal yung cooling effect. Nagiging shield din daw ng mga hayop ang putik laban sa insects at pests, na marami rin kapag mainit ang panahon. Kung mud bath ang sikreto ng ilan, paano naman kaya ang ating flying friends? Siyempre, hindi naman pwedeng mabasa ang pakpak ng mga ibon, di ba? Ang ibon ay maraming ways na paglabas ang init, pero ang pinaka-common nilang ginagawa ang tinatawag na panting o yung pagbukas na kanilang tuka. Ayun. Dahil sa tinatawag na gular panting, nakalalabas ang hot air mula sa loob ng katawan ng mga ibon. Ang gular ay isang maliit na sack or pouch na makikita sa ilalim ng tuka ng mga ibon. Pero makikita mo rin na yung parang feathers nila dito gumaganon, no? So, yung way nila is kinukuha nila yung air. Hindi lang ibon, kundi pati mga buwaya. Nga. Kung sa mga birds o ibon, ang tawag sa kanilang paghinga ay panting, ito namang mga crocodile na ito nakikita niyo po mga kaibigan, nakanganga. Ang tawag dyan ay gaping. Yan naman yung paraan nila ng paglabas na kanilang heat temperature. Ayan, nakita nyo po. Oh, hindi po siya na mild stroke, ha? Makakala nyo. Ako po yun. Charot lang. Usually, what they do actually, yung crocodile, mostly gusto niya mainit. So, usually, nandun siya sa mainit na place. So, yung buong body niya naiinitan. Pero yung bibig niya, naka-gape, no? Ang iniisip nila is it helps na pumapasok yung hangin. Parang naku-cool daw yung brain nila. Alam niyo ba ang kaya ng mga buhay ang tumagal ng hanggang 8 oras nang nakanganga? Init na init much ba, croc friends? Ang mga tigring ito, nakanganga hindi para magpalamig, kundi dahil sila ay galit. Nyay! Ang paraan ng tigers to release heat, maligo ang maglublob sa tubig. Talagang nakita nyo naman, oh, para labanan ng init, eto, meron silang area dyan na pinapaliguan sila. Ayun, no? Over there. Look at that. At enjoy na enjoy yung isa doon. Anong pangalan ng tiger doon, kuya, naliligo? Sirigor po. Sirigor. Ayan. Oops. Ooh! Kumpara sa ibang cat species under the Felidae family, tiger ang pinakahindi takot sa tubig. In fact, mahilig silang mag-swimming lalo na pag-summer. Aba, parang tao, ha? Bago kita pakainin, sagutin mo muna ako, anong ginagawa niyo tuwing summer? Ayun daw, naintindihan niyo? Sabi ko sa inyo eh, sumasagot ang mga tiger. Kain, ligo, tulog, repeat. Ganyan ang buhay ng mga tigre tuwing tag-init.
Kahit sino naman may karapatang maligo, di ba? Charmaine, kumain ka muna bago ko lumusong dyan. Marami tayong baon, no? Ito, oh. Wow, very good, very good, very good. Very good. Uy, wow. O, di ba? At dahil dito sa zoo, hindi pwedeng sabay-sabay na nasa wild ang lahat ng tigers, mano-mano kung paliguan ng ilan para malabanan ng extreme. Kuya, maaari mo ba akong turuan kung paano sila paliguan? So, ganyan lang. So, pupusit-sitan lang. Ayan. So, pupusit-sitan lang, mga kapuso. Kita niyo po ang mga kaaha. Ayan. Ayun po. Tuwing kailan po sila pinapaliguan, kuya? Araw-araw po sila pinapaliguan. Araw-araw. Buti pa yung mga tiger araw-araw samantalang akech. Tapos sinasabunan din po ba yun o sinashampoo? Hindi naman po. Oh, so nakita nyo naman, mga kapuso, enjoy na enjoy itong ating isang baby tiger sa pagligo, oh. Sa kilikili naman, baby, sa kilikili naman. Ayan, sa kilikili naman. Ay, gusto sa kilikili. Ay, chika 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 chika. Pero ito ang bulong-bulungan sa animal world. Ang king of the jungle na lion takot daw sa tubig. Mga kaaha, ano ang hayop na walang pakialam? Eddie, lion. Huwag mo naman kayo sa joke ko. Well, anyway, mga kaaha, eto po nakita nyo po, papaliguan natin itong ating lion. Pero, hindi kagaya ng tiger, ayan ha, etong mga lion, eh medyo wala silang, ayan o, medyo irritable sila. O yun. Medyo irritable sila pag pinapaliguan. Ayan o, ayaw niya talaga eh. So, kagaya ko sila. Kaya naman iba ang main na paraan nila ng magpapanamig. Yung lion, paano siya nagiging cool pag sa summer? What they do lang is they stay in the shade. Hindi sila masyado gumagalaw para hindi nag-expend ng energy. Now, have you ever heard the word estivation? Well, Drew, ang estimation ko, nasa 1,000 plus yung hayop na nandito. Ubay, estivation, hindi estimation. Ang estivation ay isa rin paraan ng pagpapanamig ng mga hayop. So, sobrang init. Parang isa-slow down na lang nila yung body nila. Hindi sila gagalaw masyado, hindi sila kakain masyado, so they don't expend too much energy para hindi masayang kasi sobrang init, no? Ang isang best example na hayop na nag-estivate kapag summer ay isang uri ng isda na matatagpuan sa Africa, ang lungfish. Ang mga isdang ito, binabalot nila ang sarili nila sa mucus na nanggagaling sa pores nila. And they can survive through this kahit hanggang 3 years pa. Habang nakabalot, tumitigil ang metabolism at heartbeat ng lungfish, kaya nakakataka sila sa init. And that's how they beat the summer heat! Aha!